Kamusta, dreamers? Ready na ba kayo sa panibagong kaalaman at tips ngayong hapon para makatulong sa inyo na ma-achieve ang time and financial freedom? May mga tanong muna ako sa inyo. Breadwinner ka ba? Ikaw ba yung nagtatrabaho for your family? Naisip mo na ba, what if mawalan ka ng trabaho? Paano kung worst case is magkasakit ka? Paano kung biglang magsara yung kumpanya na pinagtatrabahuan mo? At yung pinakamalungkot na pwedeng mangyari, wag naman sana, what if you die too early? At marami pong case na ganyan. Marami yung mga premature death. Ayokong pag-usapan yung topic na yon, pero reality nangyayari talaga yung mga yon. Pero actually, kahit hindi ka breadwinner at naiisip mo rin na meron ka mga responsibility in the future or parang i-anticipate mo rin yung mga responsibilidad pagdating ng araw, pwede rin sa'yo itong pag-uusapan natin. So pag-usapan natin today, ano itong three major financial needs mo bilang breadwinner or kahit hindi ka breadwinner, lalo na sa'yo nakadepende ang mga mahal mo sa buhay. Hello Dreamers! Ako nga pala si Nel Sembrano. Dati po akong accountant na ngayon na isang online entrepreneur and online financial educator. Dito po sa channel ko, nagbibigay po ako ng saving and investing tips para sa mga taong gustong lumago pa ang perang kinikita nila at magkaroon ng financial freedom sa lalong madaling panahon. Nagbibigay din ako dito ng mga tips paano kumita ng extra income kahit nasa bahay lang tulad ko as online financial educator at magkaroon ng time freedom to create a life that you love. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa iyo, please consider to subscribe at i-click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong new video at live broadcast. Kung ikaw lang yung nagtatrabaho sa pamilya niyo, kung mawala yung income mo, yung financial lifestyle ba nila sa tingin mo ay magiging maganda o hindi? If mawala yung income mo, mas mag-i-improve ba yung lifestyle nila o hindi? As a breadwinner, syempre, gusto natin na maayos yung buhay ng mga mahal natin. Kung mawala man yung income, so isa yun sa nagiging cause ng depression dahil ikaw yung nagpo-provide talaga ng income sa family. Pero ang tanong, are we ready and prepared ba in case yung pinaka-worst na pwede mangyari, we gone too early? Or yung hindi natin naiisip na another problem, we live longer. Kailangan po natin ng complete financial plan. Kasi di naman tayo sigurado ano yung mangyayari na una. Di natin hawak yung future. Ang magagawa lang natin ay makapagplano tayo ngayon para ano man yung mangyari, nakahanda tayo. Mauna man yung we die too soon or we live longer. Ano yung gusto nyo? Parang ang morbid pag-usapan, no? Anong gusto nyo? We die early or we live longer? Actually, dalawa na yan, eh, may problema tayo kung hindi tayo naka-ready at naka-prepare. So, ilang taon po kayo na nag-start na mag-work? Ako, na nag-start ako mag-work is 22 years old ako noon. Kasi 5 years po yung course ng BS Accountancy, tapos may board exam pa. Maaga ako nag-aral, mga 6 years old nag-aral na ako. So, basta bago mag-21, tapos ko na yung college ko, eh 5 years yung BS Accountancy, di ba? Tapos nag-board exam pa, nag-review pa for another 5 months. Kaya 22 years old na ako nakapag-start na mag-work. Sabi ko last time, at first talaga, we are working for the money. Dadaan naman talaga tayo doon sa stage na yon. Magsisimula talaga muna tayo sa active income. Hindi naman tayo magkakaroon ng passive income kung wala tayong active na income. So for obvious reason, syempre, we need to work dahil meron tayong mga gastusin. Ano-ano ba yung mga gastusin natin? Syempre, kailangan natin kumain, magbayad ng renta, bills sa bahay, tuition fee ng mga anak. Ito yung basic needs natin. Kapag kulang po yung sweldo natin, ang naiisip na solusyon ng mga common Pinoy is, ano sa tingin nyo? Mangutang, di ba? Yun yung solusyon agad ng mga Pinoy kapag kulang ang sweldo. Meron pa pong isang pwedeng solusyon na gawin. Yun ay ang magkaroon po tayo ng extra income kung hindi enough yung sweldo natin sa mga basic needs natin. So during this stage, nakikita nyo po ba yung problema sa stage na meron tayong active income? Meron tayong permanent na expenses pero temporary po yung income natin. Kasi kapag nawalan ng trabaho ang breadwinner,
yung expenses, di naman po yan hinto, di ba? Di naman pwedeng hindi na tayo kumain. Di naman pwedeng hindi tayo magbayad ng renta ng bahay. Di naman pwedeng mag-stop sa pag-aaral ng mga anak. What if hindi lang po mawalan ng work? Mawala mismo ikaw na breadwinner. Permanent na mawawala yung income, pero nandun pa rin yung mga gastusin at expenses. Dito po papasok ang first financial need natin. Which is, dapat ang isang breadwinner, meron siyang income protection. Na in case po, mawala yung breadwinner, yung income na pinoprovide niya sa family, merong papalit. So in financial planning term, ito po yung tinatawag natin na life insurance. Ang nakakalungkot lang, marami sa mga Pinoy, close ang pag-iisip about insurance. Kasi syempre, it is something na nakakatakot pag-usapan, di ba? At di sanay ang mga Pinoy na pinaghahandaan ito. Parang pinaghahandaan niya yung kamatayan niya. Pero reality, kailangan natin siya eh. Di nila alam na yung life insurance ang papalit sa income na nawala dahil nawala ang breadwinner. Ito yung pwedeng magamit para makapagpatuloy pa ng pag-aaral yung mga anak mo na di pa nakakapag-college or nakakapag-kolehiyo. In short, di sila may hirapan na makamove on financially siguro kapag nawala ka as breadwinner. Wala silang burden masyado. Though, syempre, nandun emotionally na nawala ka, malungkot yun sa part nila. Pero at least, yung mga naiwan na mga financial responsibility, makakapagpatuloy po sila sa buhay dahil meron kang naiwan na income protection. Ito yung legit na investment na instant money. Kasi yun nga, pag nawala yung breadwinner, instant agad may matatanggap yung pamilya. Hindi nga lang natin may enjoy yung instant money na yun, yung pamilya natin yung makaka-enjoy nun. So kung edad na 30 years old ka ngayon, you can insure yourself ng 1 million around or more or less nasa 6,000 per year. Meron po akong video niyan sa channel ko. Tingnan niyo na lang doon yung affordable term life insurance. Eh what if naman you live longer? Hindi iniisip ng mga Pinoy, problema to. Kasi stop na ang pasok ng active income mo eh. Di ba? Wala ka ng active income, di ka na makapagtrabaho dahil physically, hindi na kaya ng katawan mo. At alam naman nyo dito sa Pilipinas, kapag nag-60 or 65, talagang ipo-force na retirement na yon dahil meron tayong age discrimination sa pagtatrabaho. Pero syempre, yung mga gastusin natin, mag-stop ba yon? Hindi, di ba? Hindi naman mag-stop yon. Ano yung mga usual expenses natin pagtanda? Kailangan pa rin natin kumain, magbayad ng renta ng bahay, kung hindi tayo nakapagpundar ng bahay, basic needs natin yan, maintenance, check-up, big portion ng expenses natin pagtanda ay related sa health. Diyan na po tayo masakitin pagtanda natin. At hindi po yan napapaghandaan ng maraming Pinoy. O ano ang problem nito if you live longer? Saan ka kukuha ng panggastos mo? Eh wala ka ng trabaho. Dahil retired ka na. Problema nito kung wala kang ipon at investments. Yan po ang pinakamasaklap na reality ng mga Pinoy. So common practice dito sa Pinas, ano yung nagiging solusyon nila kapag nag-retire na po sila sa trabaho? Aasa sa anak. Masakit, pero yun talaga eh, yung majority na nangyayari. Aasa sa anak, ipapasa ang responsibilidad sa mga anak, di naman enough yung retirement na makukuha sa trabaho mo. Bakit? Alam mo ba na dapat merong kang savings na 20 times ng annual income mo para makapag-retire ka? Enough ba yung natanggap na retirement fund sa company na nag-retire ka? Kung nag-earn ka ng 20,000 per month, you need to have 4.8 million na retirement fund. Hindi rin enough yung SSS natin. Gusto mo bang umasa doon? So, ang pangalawa at pangatlong financial need natin if we live longer ay healthcare and investment. So, healthcare, dahil di nyo naman madadala yung HMO provided ng company kung saan ka nag-work, di ba? While you are working, hindi mo naman po yun mabibit-bit eh. Hindi naman din yun ipapamana sa'yo ng kumpanya. Swerte mo ko ipamana sa'yo. Isa dapat sa pinag-iipunan mo ngayon ay long-term healthcare. Dahil di ka na pwedeng kumuha din ito kapag 60 and up ka na. So dapat kunin mo siya ngayon or kunin mo yung long-term healthcare ngayon habang meron ka pang active income, meron ka pang pang-invest para dito. Para pag dumating yung time na 60 or 65, retired ka na, meron ka nang nakaready na healthcare. Kasi yung pangalawa sa major financial need natin as breadwinner. Hindi rin naman enough ang PhilHealth kung makakonfine tayo, di ba?
alam naman natin, hindi enough yun. Ilang percent lang yung i-shoulder nila sa hospital bill. So, kailangan mo din ng investment para makapag-generate pa rin ng income when you retire. Meron pa rin pumapasok na income sa'yo. So, meron ka pa rin natatanggap. Ito na yung tinatawag natin na passive income. Dahil nga, patuloy pa din ang expenses natin pagtanda. So, kailangan meron pa rin tayong passive income na natatanggap. Kasi, nung younger age natin na kailangan natin magtrabaho to have active income, dapat may portion nun, ini-invest natin. Para, pag meron na tayong enough na retirement, like 20,000 yung kinikita natin, di ba, every month, so dapat ang goal natin, magkaroon tayo ng 4.8 million na retirement fund. Kung na-achieve na natin yung 4.8 million, kahit hindi pa tayo mag-60 or 65, pwede na tayo mag-retire. Kasi yung 4.8 million alone, kumikita yun ng passive income, yun yung pwedeng pangsagot natin sa mga expenses natin pag wala na tayong work. So, ang three major financial needs mo as breadwinner ay, una, income protection if you die early. Pangalawa, healthcare. And pangatlo, investment if you live longer. Hindi natin alam kung ano yung mauuna at mauhuli na mangyayari. So, dapat prepared tayo. Dapat ready tayo kung ano man yung mangyari. Kaya lang, ang hirap pagsabay-sabayin. Yung tatlo na yan, alam ko po yun. Lalo na kung nasa 20s ka pa lang sa ngayon, hindi mo agad-agad na maisasabay-sabay yung tatlo na financial need na yan. Lalo na kung tight ang budget, tapos breadwinner. So, syempre, ikaw lahat sumasagot ng expenses sa bahay. So, 8 years ago, meron po akong natutunan na ituro po sa akin na solusyon. At ito rin po yung first investment program na sinimulan ko. So, nasagot po nito yung three major financial needs ko rin. Actually, that time, hindi pa naman ako breadwinner, pero na-anticipate ko na magiging ganun din po ako. So, syempre, pag nagkaroon ka rin ng sarili mong pamilya, ikaw din yung magiging breadwinner. And partially, breadwinner na rin ako dito. Ito yung Kaiser Investment. So, merong healthcare, life insurance, at investment at the same time. Kaya tinatawag siya na 3-in-1 investment. Merong healthcare, life insurance, at investment. So, ito rin yung parang nakita ko na solusyon para ma-jumpstart ko yung financial foundation ko, which is siguro kung parati ka nanonood ng mga video ko, parati ko po yung tinuturo, yung pag-build ng financial house. So, kung gusto mo malaman how it works at kung paano nito masusolusyonan, yung three major financial needs mo rin, meron po akong video na ginawa about it. So, kung gusto mo namang matutunan how to invest the right way, meron akong webinar every Saturday sa loob ng Dreamers Community Exclusive FB Group. Itong FB Group na to ay ginawa ko para sa mga dreamers yung gusto talaga ma-achieve yung time and financial freedom. So, pwede ka mag-join doon kung gusto mong matuto pa. Meron din akong regular po na financial freedom online class every Friday ng 7 p.m. Manila time. Sa loob din ng Dreamers Community. Kung gusto mong mag-join ng Dreamers Exclusive FB Group or Dreamers Community, lalagay ko na lang din yung link sa comment below. At kung napapanood mo po ito sa YouTube, lalagay ko na lang din sa description para po maka-join ka. Libre po ito ha, wala po itong additional na charge. Libre ko po ito na binibigay sa mga Dreamers para makatulong po sa inyo na ma-achieve nyo yung time and financial freedom. Which is yun po yung personal mission ko din. Kung sa tingin mo nakatulong itong video ko sa iyo, please like and share this video and leave a comment below. And para ma-notify ka every time na meron akong new video and live broadcast tulad din ito, please consider to subscribe at click mo yung notification bell. Ito yung next na panoorin mo kung nagustuhan mo yung napakinggan mo today in this video. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. Have a good day!